may nagpaplanong magpakabit ng tiles, ngunit hanggang ngayon ay undecided pa rin kung ano ang klaseng tiles na inyong gagamitin. Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin pong pag-uusapan. Ibabahagi po namin sa inyo ang 5 tips sa pagpili ng mga tiles na inyong gagamitin. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Tip number 1, ito ay kung anong uri ng tiles ang inyong gagamitin. Sa ngayon po, kadalasan sa ating mga construction works, no, madalas po, very common po na makikita natin at very common po na ginagamit ngayon ay ang porcelain and ceramic tiles. Although marami naman po na klase ng tiles na available ngayon sa market, pero ito pong dalawang tiles na ito, ito po yung kadalasang ginagamit. Ang ceramic tiles, no, paano po natin ito malalaman? Ang ceramic tiles po, kung inyo pong makikita, pag, lalo na po pag binabaliktad po ninyo yung tiles, makikita po ninyo siya na kakulay po siya ng clay o medyo brown po ang kanyang kulay. Kung makikita nyo yung sa taas na part niya, halimbawa po ay kulay puti, pero pag binaliktad po ninyo yan, makikita nyo yan doon sa likod, ay kulay brown o kulay clay. Ang mga ceramic tiles po natin, unang-una, yan po ay durable. Sa magsasabi ko yun, matibay ba ang ceramic tiles? Yes po, matibay po ang ceramic tiles. Tapos, affordable. Mababa po ang presyo ng ating ceramic tiles. Ang isa lang po sa downside ng paggamit po ng ating ceramic tiles, unang-una po ay yung kanyang water absorption. So, malakas po siyang subsip-sip ng tubig. Makakita kayo ng mga tiles na bago po siya ilatag, ay binababad po muna sa tubig. Isa pa po sa downside ng paggamit ng ceramic tiles ay prone po siya sa chipping. Kung inyo pong makikita, may mga tiles tayo na kapag nababagsakan sa taas, parang natutuklap po. Natutuklap yung original niya na kulay. At the same time, lalabas po yung kulay clay. So yan po ang isa sa mga downside ng paggamit ng ceramic tiles. Isa pa po sa downside ng paggamit ng ceramic tiles, although hindi ko naman po nila lahat, pero marami po dyan ay hindi accurate ang sukat. So makakita kayo ng mga ceramic tiles na kapag nilalatag, ay hindi magkakapantay ang kanyang mga bikat. Usapan naman po natin ang ating porcelain tiles. Ang porcelain tiles po natin ay mas matibay po siya. Isa pa po sa ng porcelain tiles ay scratch resistance. So, tapos karamihan po sa ating mga porcelain tiles ay stain proof. Ito po yung klase ng tiles na kapag natapunan po ng mga kemikal o anumang klaseng substance sa kanyang surface ay hindi po sumisipsip o hindi po nagmamantsa. Ang pangalawang tips na dapat nyo pong i-consider sa pagpili po ng tiles ay ang sizes. So ang mga sizes, ito po yung kung gaano ba kalaki na tiles ang inyong gagamitin. No, marami kasi po ngayon na nag-i-exist na mga iba't ibang klase ng tiles. Maraming magagandang klase ng tiles, no? May magmula sa maliit, magmula sa malaki. So saan ba ginagamit kadalasan ang mga ganyang klase ng tiles, yung mga ganyang sukat ng tiles? Mostly po ang mga tiles natin na 60 by 60 or 60 by 120 at po yung mga tiles na kadalasan ginagamit sa malalaking area. Yung mga sukat na ganyan ng klase ng tiles, kadalasan po yan ay ginagamit sa mga living room, no, sa mga kwarto na malalaki ang area, no, diyan po kadalasan nilalagay po 'yan. Yung mga maliliit naman po na tiles, no, doon naman po 'yan sa maliliit na area, no. Halimbawa po niyan sa CR, sa backsplash ng mga lababo, no, pwede niyo po 'yang ilagay yan doon. Kumbaga magkakaroon kayo ng mga design, pwede niyo rin pong lagyan ng mga mosaic tiles, yung mga maliliit na tiles na parang nakadikit po siya sa net, so pwede nyo rin po siyang maging decoration doon. So bakit po sinasabi ko na dapat doon nilalagay sa malalaking area yung malalaking tiles? Unang-una po, kapag malalaking tiles ang inyong ginamit, ay napapaluwag niya po yung area. So, pag tinignan nyo po yung area, pag malalaking tiles ang gamit, gawa nga po nung minimal yung kanyang gap ng mga tiles, yung kanilang mga bikat, yung mga dugtungan nila ay very minimal o kukonti lang. Seamless po ang kanyang finish. So, yung area, parang lalo pa pong lumalaki. Pangalawa po niyan ay mabilis po ang pagkakabit ng malalaking tiles.
So, sa area po ninyo, basta marami po kayong tiles na, na ready sa inyong area, mabilis nyo pong matatapos ang area kasi ang pagkabit po niya ay mabilis. Kapag ang area po ninyo ay maliit, tapos ginamitan po ninyo ng malalaking tiles, ang magiging downside po niyan ay pag nagkaroon na kayo ng siruho. Yung siruho po, yan yung mga pag kinakat na yung tiles, ilalagay po yan sa mga gilid po na area, no? Ngayon po, pag ang siruho po ninyo, halimbawa ay umaabot lang po ng mga 20 cm. Tapos, ang inyo pong ginamit na tiles, ang lapad ay 60 cm. So, ang mangyayari po niyan, yung 40 cm, pag kayo po ay wala ng paglalagyan niyan, masasayang po yan. So, unlike po, kapag ang area po ninyo ay malalaki, tapos nangailangan kayo ng siruho, kahit magtabas po kayo ng malaking tiles, no, pwede nyo po pong gamitin sa kabilang area na may malaki rin po na siruho. Kaya po advisable po yan sa maliliit na area. Yung hindi po kalakihang tiles, mostly ang ginagamit dyan, 30 by 30, ang pinakamalaki na po dyan ay mga 40 by 40 na tiles sa maliliit na area. Kung mapapansin po ninyo yan sa mga CR, yung mga CR na hindi po kalakihan, so ginagamitan po yan ng maliliit na sukat ng tiles para po ma-minimize po ninyo yung tiles na nasasayang. Tip number 3 po ay ang ideal finish. So ano ba ang dapat na finish na inyo pong gagamitin na tiles? At tatlong ideal finish na ginagamit ng mga tiles. Unang-una po ay ang gloss finish, no, yung tiles na makintab. Yung matte finish na klase ng tiles. Tapos ito po yung klase ng tiles, yung number 3 po na kadalasan po na ginagamit natin sa construction project. Yun yung tinatawag na Lapato Tile Finish. Yung Lapato Tile Finish, ito po yung combination ng gloss and matte finish na tiles. So mamaya, ipaliliwanag ko po sa inyo yung Lapato Finish na sinasabi ko. Gloss finish na tiles, kadalasan po yan, ideal yan ginagamit sa ating mga flooring. Pero teka, lilinawin ko po. Ang flooring na ito na sinasabi ko, unang-una po, ito ay ginagamit sa mga, halimbawa po sa living area, no? Ginagamit po ito sa malalaking area na hindi po madalas na nababasa. Dahil nga po ito ay tiles na makinis, pag asahan po ninyo na kapag ito po ay nababasa ng tubig, ito ay madulas. So, kaya nga po, madalas yan nilalagay sa mga kwarto, no? Sa mga hallway na exterior, sa loob. Tapos, madalas din po yan inilalagay sa mga wall, no? Kahit pwede po yung ilagay sa ating bathroom, pwede po kayong maglagay niyan doon, no, basta yan po ay nakalagay sa wall. Kaya, pero ang kagandahan po niyan kasi pag gloss finish ang tiles, unang-una, madali po siyang linisin. Tapos, reflective siya. So, pag tinignan po ninyo, parang elegant na elegant tingnan ang tiles na gloss finish dahil sa nagre-reflect, makikita, malinis, elegante siyang tingnan. So, yan ang isa sa karakteristik ng gloss finish na tiles. Matte finish na tiles. So, ito po, ang matte finish na tiles, kadalasan po yan nilalagay sa mga wet area. No? Pwede po kayong maglagay ng inyong tiles sa ng matte finish. Halimbawa po, sa CR, sa flooring ng CR, pwede nyo pong ilagay yan doon. Tapos, pwede nyo po yan ilagay sa flooring ng inyong kitchen. Kasi yan po, kahit po yan medyo mabasa, matalsikan ng tubig, hindi po yan magiging ganun kadulas. Inyo po siyang ilagay kadalasan kung gusto nyong ipatiles ang inyong garahe. Yan, pwede rin po yan maglagay ng mga matte finish na tiles. Yun nga po sa mga aisle, sa labas, no? Sa entrance door, no? Sa mga entrance po ng inyong mga bahay, no? Sa mga balcony. Yan, pwede po kayong maglagay dyan ng mga matte finish na tiles kasi yan po yung area na yan ay prone sa tubig, prone sa basaan. Ngayon, para ma-ensure natin yung safety, no, dapat po ang nilalagay dyan sa mga lugar na may mga wet area ay ang matte finish na tiles. Ang isusunod natin na mga tile finishes, ito ang Lapato. Lapato tile finishes. So, ano ba ang Lapato tile finishes? Ito po yung klase ng tiles na pag tinignan po ninyo, reflective siya. Pero pag hinawakan po ninyo yung tiles, ay hindi po siya madulas. So, kayo po, kung gusto nyong magkaroon ng
ng tiles na reflective, makintab siyang tingnan pero hindi po siya madulas, pwede po kayong gumamit ng lapato finish kung gusto. Tip number 4, ito ay ang color, pattern, and design. So, sa pagpili po ng tiles, malaking bagay din po yan na dapat malaman po ninyo kung ano ba talagang kulay ang gusto nyo. Kasi yung kulay po na yan, sa totoo lang po yan, kayo naman po talaga ang masusunod dyan. No? Kayo ang makakita nyan sa inyong sarili kung maganda ba siya o hindi. Sabi nga, beauty is in the eye of the beholder. Maaring sa iyo, pangit. Maaring sa akin, maganda. Maaring sa akin ay maganda, pero sa iyo ay pangit. So, ang ibig ko pong sabihin yan, no, sa pagpili po ng kulay, kung ano po yung kulay na gusto nyo, make sure lang po na wag po kayong gagamit ng mga dark color. Wag din po kayo gagamit ng mga paiba-ibang kulay ng mga tiles. No, lalong-lalo na po kapag ang area nyo ay magkakadikit. Halimbawa po ng living room, dining room, at saka ng kitchen, yung area po na yan, kadalasan po yan magkakadikit. Ngayon, pag kinabitan nyo po yan ng iba't ibang klase ng kulay ng mga tiles, lalo na po pag mga dark color, no, very visible po yan. No, magmumukhang halo-halo nung yung bahay. So, pag kayo po ay pipili ng tiles, halimbawa, may napili po kayo na ibang tiles na gusto po ninyo, make sure na coordinated siya doon sa ibang tiles na nakakabit. Ganon din po yan kung kayo po ay gagawa ng mga tiles na may mga pattern. Halimbawa po, may kinabit kayong unang tiles na, halimbawa sa flooring po ninyo, nagkabit po kayo ng tiles na, halimbawa po, yung may haspe o yung may mga wood grain na tinatawag, usong-uso po yan ngayon, no? Tapos, paglipat nyo po doon sa inyong living room or sa inyong dining, yung kabilang side, kinabitan po ninyo ng wood finish na klase ng tiles. Paglipat naman po dun sa kabilang area, kinabitan nyo naman po ng bulaklakin. Tapos paglipat nyo naman po dun sa ibang area ay may nakalagay naman po dun ng mga gothic style ng klase ng tiles na design. So pag tinignan po ninyo yan, parang hindi po sila magkakatugma. Make sure lang po na pag kayo po ay maglalagay din ng design at saka yung mga pattern ay parang related po sila sa isa't isa. Or kadalasan, pag ang area po ninyo ay magkakadikit sa flooring po niyan, kadalasan po kung ano ang flooring ng living area, ganun din po ang flooring ng inyong dining area, ganun din po ang flooring ng inyong kitchen. So sa isang area, lalo't magkakadikit, kadalasan po niyan, ang kulay po niyan o ang pattern po ng mga tiles na ginagamit diyan ay iisa lang. Ang tip number 5, ito po ang pinaka-importante sa lahat, no? Ito ay ang budget. So, sisiguraduhin po ninyo, no, na kung ano man ang tiles na nagustuhan ninyo, kung anong tiles ang napili ninyo, make sure na papasok sa inyong budget. Pero teka lamang po, meron po akong ibabahagi sa inyo na napaka-importanting bagay, no? Ito po ang kadalasang hindi sinasabi sa mga tile center. No, makakita po kayo ng buy one take one, 50% off, no? Maganda po yun kasi yun nga po, malaki po ang inyong masisave sa inyong budget. Hindi po ninyo alam at malamang hindi rin sinabi sa inyo ng taga tile center na yung mga gaitong klase ng tiles ay ito po ay limited stock. Tapos ang isa pa po dyan sa mga ano nyan, yung tiles na yan mura pero marami po dyan sa mga tiles na naka buy one take one or naka 50% discount ay yung iba dyan mga bengkong. So malaking bagay po yun na sa pagpili po ninyo ng tiles, magdala din po kayo ng maalam, yung marunong pong tumingin ng tiles. Ngayon, kung kayo po ay wala pong idea sa itsura ng mga bengkong, sa itsura po ng mga oversize, no? Sa mga ganyang pagkakataon, mas maigi po na magsama po kayo ng may sapat na kaalaman sa pagtingin ng tiles. Kagaya po yung inyo pong mason, pwede nyo po siyang isama na, kuya, pwede ka bang sumama sa amin? Mamimili tayo ng tiles. Titingnan po natin kung alin dyan ang bengkong, kung alin dyan yung wala sa... Kasi may mga bengkong tiles na pantay po yung gilid, pero pagdating po nyan sa gitna, nakalobo. So baka po kayo magulat, nag-expect kayo ng mura, tapos nag-expect kayo ng magandang klase ng tiles, no? Tapos makikita po ninyo nung kinabit na ng ating mga tile setter, makikita po ninyo na hindi napantay. So, yan, yung inyo palang tiles na binili ay phase out na.
So malaking problema po 'yon. Halimbawa, o let's say nabili niyo na po lahat ng klase, lahat ng tiles na inyong kakailanganin. Nakumpleto niyo na po lahat, no? Tapos dumating po yung time, hindi siya hindi inaasahang pagkakataon, nabagsakan yung inyong tiles, may nabasag na tiles, no? May nag-crack na tiles, so kailangan niyo po yung palitan. Ang problema po ninyo, dahil hindi niyo nga po alam na ang inyong tiles na binili ay phase out na, pagbalik niyo dun sa ano, sa tile center, wala na po kayong mabibiling ganong klaseng tiles. So, maaring makapagbigay din sa inyo yon ng problema na yung inyong tiles na nabili ay phase out na. Tatanong nyo po palagi unang-una sa mga tiles na naka-sale, unang-una kung marami pa bang stock nito. Kasi meron naman pong iba sasabihin, konti lang po yung stock, pero meron pa po yan kami paparating. So pwede nyo pong sabihin na marami pa ba itong stock. Pag sinabi konti lang po, pero meron pa po kaming paparating na ganyang klase ng tiles, so goods po yun. Pero pag sinabi nila na limited stocks na, tapos hindi sila sigurado kung meron pang mga stocks sa ibang mga area, so mag-isip na kayo. Sinabing ang tiles na ito ay pa-phase out na, mag-isip na rin po kayo, no? Mag-isip po kayo kung bibili ba kayo ng pasobra, no? Bukod sa inyong contingency, yung contingency po na yan, laging nariyan na po yan. Hindi po dapat mawala yan. Tapos, kung gusto niyo po pong magpasobra dahil phase out na nga yung tiles, dahil iniisip po ninyo na sa pagdating ng panahon, wala na po kayo mabili ng ganyang klase ng tiles, at least, meron kayong stocks na magagamit. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman, no? Nakapagdulot muli sa inyo ng ano pa ang mga bagay-bagay na dapat po ninyong malaman o mga tips na dapat yung malaman sa pagpili ng mga tiles. Sa mga kapatid pa po natin na hindi pa po nakapag-subscribe, no? Please subscribe my YouTube channel and follow my FB page, Judrios, para po patuloy pa po tayo na makapag-bahagi, makapag-bigay ng mga kaalaman na inyo pong magagamit sa inyong mga construction project, no? Sa mga nag-DIY, no? Tayo rin po ay gumagawa ng mga DIY videos, mga tutorial videos, no? Tayo rin po ay gumagawa ng mga construction content na pwede pong makatulong sa ating mga viewers at mga followers. Sa muli, mga kapatid, ito po si Judrios. Thank you and God bless.